dito kayo sa bukit. Patanong po muna namin kayo kung ano yung reaction nyo sa pagkakalitan po nito ng mga kapuranin. Actually, para sa akin, nakakalungkot. Yung nangyari na ito pala sa Senado na pag nagsabi ka ng po, nakakalungkot. Na you have a chance na ma-sighten yung content at ma-detain ka. Na nagsasabi ka lang naman ang kalituhan. Yun na po. Okay po, ano po yung pinaka-condition po? Bakit po kayo narin? As a chairman po ng OFW, Assistance at Advocates, napakarami ko pong mga chatbox ng mga OFW natin para tulungan sila about sa mga balikbayan boxes system na malala na po. Yung isang kawak ko nga, nasa 2 taon na mahigit yung kanilang mga bagahe. So it means mga bulok na po yung mga bagahe nila. So itong mga kababayan din natin mga OFW na mga nagpadala rin ng mga bagahe, lumalapit sila sa TV5. At ang naibibigay sa kanila is referral lang. So ito lang yung nakakalungkot din na pag nabigyan ka ng referral at dinala mo sa Bureau of Custom, it means nagiging wala lang. Tatanggapin lang nila, pagkatapos wala na. E sila nga, kumplito pa kayo, di ba? Meron kayong bill of lading, container number, at saka master list. So ganon. So bilang chairman ng OFW na mga nilapitan ng napakaraming mga OFW dito sa buong Middle East. So agad tayo umaksyon. So last year pa lang, nakipag-usap na tayo rito, nagpasa na tayo ng mga papel dito para mabigyan ng aksyon. So, nung February, na last na message, last na sulat ko sa 4 na senador, request for investigation yon. So ngayon, ang naglabas ng isang senador lang po ang naglabas ng resolusyon. Tanging si Senator Lito Lapid. Resolution number 950. Ayan po, nilabas po yon noong March 5. Ngayon, ang tinatanong namin, kaya pabalik-balik kami rito ngayon sa Senado, kung kailan sisimulan yung investigasyon. Kasi mayroon na ngang resolusyon, wala namang investigasyon. So, nung tumawag tayo sa kay Senator Lito Lapid, ang sinasabi sa akin is naipasa na sa committee ni Senator Torpo. Ngayon, nung 13 na bumalik po ako dito, tumawag ulit tayo sa tanggapan ng legislative ni Senator Torpo. Ang sabi, nasa committee na daw ni Wayne Gatchalian. So nakakalungkot. Bakit pagka ibang issue, ang bilis nyo pong umaksyon, ang bilis nyo po maglabas ng resolusyon, ang bilis nyo po mag-imbestiga at automatic talaga mayroon na agad na hearing. Bakit sa aming mga OFW na tinatawag ninyo ng mga bagong bayani, bakit walang action until now? March 5 na po nilabas yung resolusyon, April, May. 2 buwan na po, magka-3 buwan na. So tanungin natin yung mga OFW, ano yung naibigay sa'yo? Wala, yung galing lang kay Sir Rapid po na referan. 3 na kami, kasi pabalik-balik na kami. Okay. Bumalik kami, sinabihan ako nung May 30. Ilabas mo ngayon yung referan mo? Sabi niya na, hintayin po natin lang kasi nung 9 pa naman kayo pumunta, 13 pa lang ngayon. Pero nung pumunta po kayo kay tanggapan po doon sa TV5, ano po sinabi po sa inyo? Dadalhin yan sa... Oh, sa custom, binakita namin to. Ano sa, nung dinala nyo na po yan sa, doon po sa custom, ano naman po ang sinabi ng custom po sa inyo? Wala rin silang magagawa dito kasi hindi na sila pwede mag-release ng mga boxes namin unless na makabayad yung consignee dito, which is yung pinaspadala or yung TriStar. Yung TriStar daw po ang dikdikin namin po kung hindi namin pumunta doon kasi sila po yung may obligation sa Bureau of Custom. Meron silang 21 na container ba na pending. Hindi nila pwedeng mailabas dahil may babayaran pa sila. Pero nung nagpadala po kayo ng mga bagahe from other country papunta sa Pilipinas, bayad nyo na po lahat yun? Fully paid. Hindi naman yun. Pero nung sinabi po sa inyo po ng custom na kung saan, dalhin nyo nga po yan. Saan po yun dadalhin? Sa ano? Sa TriStar. Pumunta po kayo doon? Pumunta kami sa TriStar. Dalawang ano ng port ang pinuntahan namin. Sa mismong Bureau of Custom at saka sa NICT, which is
custom pa rin. Nung pumunta, na nandun yung mga container ba nakatambak. O nung pinuntahan niyo po yun, ano naman po yung sinabi po sa inyo? Wala daw yung ano nila, pupunta daw kami sa ano, kasi inasikaso pa daw ng TriStar yung pending nila na mailip nila yung ban mismo sa port. Tama nga po, ang pinakadabis nga po talaga dyan ay magkaroon ng investigation sa Senado. Yes. Para po maustiga po sila na mapatawag at pumunta po sa hearing. Ako kasi, kaya may panawagan din ako kay Senator Tolpo. You are a public servant. Please naman, sa issue ng balikbayan boxes, huwag mo naman paasahin yung mga OFW na kakabigay ng mga referral na useless lang. Ikaw po ang committee ng chairmanship ng OFW, ikaw ang nasa committee ng OFW, ang kailangan po namin, action at solusyon. Investigasyon, bakit? Kayo lang po ang may karapatan magpatawag sa lahat ng mga consolidator, sa lahat ng mga local forwarder dito sa Pilipinas. Karapatan ninyo yan. At lahat po kami, ako, naka-under oath, bawal po kaming magsinungaling para hindi tayo makulong sa ilalim ng Senado. Yun po, ipatawag natin sila magkano yung utang. Magsabi sila ng totoo sa mga may-ari ng mga balikbayan boxes. Ang problema, pumunta kami sa warehouse. Wala namang makikipag-usap sa amin ng maayos. Kahit na ano lang sasabihin nila sa amin, galing na ako ng Las Piñas warehouse, galing na ako ng Paranaque warehouse. So, anytime na po pwede nila sabihin sa amin, useless po. Sino may ari ng TriStar? Actually, sa aming mga normal na OFW, hindi namin maalam yun. Yes. Actually, makikita naman yun eh. Kung pwedeng isumo nitong kanin na to eh. Kaya dapat talaga magkaroon ng investigasyon. Yun na lang po ang pag-asa namin. Magkaroon ng investigasyon sa Senado. Nandiyan dyan na po yung resolusyon. Bakit wala pa rin action yung mga OFW? Ano hinihintay nyo? Kaming mga OFW mag-ipon-ipon dito sa Senado para mag-rally? Yung ba hinihintay nyo? Excuse me. Nasa ilang OFW po ang inyong hawak kung saan may pari-parehas po na problema like kanil katulad po nito. I have 13 chatbox. Ang bawat isa, hindi ko lang nalang nabilang, pero ang bawat isang chatbox, ang pinakamababa, nasa 20 lang. Sa amin, marami kami. 100 sila mahigit. Pinas padala. Pinas padala, 100 mahigit. Tao. 100 na tao po. 100 na tao. Isang chatbox yun. Ang gold wings ko, 142. Ito mga resibo, isa-isang tao. Naman 100 ka tao. So dapat nga talaga magkaroon ng ito. Ito, isa-isang tao may ari nito eh. Tapos yung isang tao, apat ang balikbayan box. Yes. So, dami nga. Dami nga. So I have 13 chatbox. Dami. Ganun dami po kami. Dami, hindi lang po. Muli sir, last. Ano yung manawagan mo kayo? Kasi ano yes. Kasi nananawagan ako kay Senator Rapi Tolpo at sa ating mahal na Senate President Miguel Soberi. Mayroon na pong resolusyon. Ano pa po hinihintay nyo? Simulan nyo na po yung investigasyon para lumabas yung katotohanan at managot yung mga dapat managot, ipakulong yung mga dapat ipakulong at magbayad yung mga dapat na magbayad. Kasi mayroon tayong info na nakarating sa akin na yung isang taong consolidator, tinawagan ng isang OFW, inamin niya na ang mga bagahe is na ibinta na po sa kung kanilang tao. Kaya yun lang po yung panawagan ko. Sana po magkaroon ng hearing. Sinasabi nga nung isang vlogger na nasa nakadistino sa Middle East na inaano daw namin yung inaano ko daw yung as a politika. Hindi ba politika to? Sino ba itong mga nilalapitan natin? Di ba mga politiko? O ano tawag doon? Sa politics din. Is politika pa rin. Bakit ayaw nilang simulan yung investigasyon? Dahil baka aliado sila ng administrasyon? Kung ako lang ang nakaupo dyan sa Senado, matagal lang tapos, marami nang nakulong. Marami nang nagbayad, marami nang nakulong. Salamat po sa inyo. Thank you po.